kailangan may magbayad sa pagkamatay ni Gio. Mas inuna pa ho ni Lucas tulungan anak niya. Kaysa papahusaan ang buhay niya. Pero pinabayaan ni Lucas mamatay ang anak ninyo. Mas malaga ang buhay ng anak ko si Gio kaysa anak mo! Ah! Pag dumating yung jeep, sumakay na kayo agad. Sa Maynila ko na lang kayo hanapin. Lucas, mali ang ginawa mo kay amang pagpatay. Tinanggalan mo ng proteksyon ng sarili mo. Si Manay Helen kasama sa lumubog ng bangko. Ang hirap ng sitwasyon natin, no? Kailangan natin turuan sa sarili natin. Mahanap rin natin sila inayati tayo. Wow! Sana walang araw. Makapasyahid rin kami dito nila inayati tayo. Uy, kung nakita ko na siya. Nagliliwanag yung dibdib niya. At napakalakas niya. Ayon sa antigong buto, puti ang kulay ng kapangyarihan ng kamulalakaw. At laging bughaw ito kapag nailipat ito. Sa isang mabuting nilalang, nagiging pula naman kapag galit ang laban ng kanyang puso. Kaloy! Nay! 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 Ngayon anak, hindi na tayo magkakaiwalay. Sir Miguel? Natatakot ka ba sa ninong Miguel mo? Sana nandito si Chuk, si Amalion, si Itay, sila ang resba ko. Ito na kayo pa sa Diablo? Ba't mo pangkarani mong nancho lang ito? Wala namang... Nya! Hindi ko kayang tumingin! Ah! Tay, salamat. Maraming salamat. Buhay na natin ang pamilya natin. Bago pa makalapit sa'yo si Sir Miguel, dadaan mo na siya kay nanay. O diba? Laging nililigtas ni Super Kidlat at saka niliksi ang prinsesa. Ngayon naman, ang prinsesa ang magliligtas kay Super Kidlat. Badong? Bakit mo ako tinulungan? Alam mo, pwede kitang daling kay Sir Miguel. Naawa ka pa rin ba sa akin? Opo. Dahil unang pinipiling tulungan ang isang superhero, sasabihin niyo po ba kay Nino Miguel kung saan kami nagtatago? Hindi. Badong, nasaan si Kaloy? Nawawala ho si Kaloy. Kung tinatago mo si Kaloy, ilabas mo na. Dahil kung hindi, ikaw ang tatapusin ko. Kailangan na natin makaalis ito, anak. Halika na. Pero nakakaupo si Mang Badong na hindi niya tayo susunggo kay Nino Miguel. Kaloy! Bakit gusto mo maglaro tayo ng taguan? Bilis! Isa, dalawa, tatlo. Tatlo! Bilis! Bilis! Parang ako mamamalang ako. Sasaktan na lang ako. Ano nangyari dito? Kaloy, anak. Nasaan ang nanay mo? Ginawa po siya ni Nino Miguel ito. Habang nasa akin si Helen, hindi ko na kailangan hanapin ang pamilya niya. Sila ang pupunta sa akin. Si Helen ang daan para matapos na ang lahat ng ito. Thank you.
Ayokan niya ako! Kamailan! Ayokan! Wala rin mo makakarinig sa'yo kahit ano sigaw mo dito. Tumahimik ka na lang. Tumahimik ka! Tulang! Tumahimik ka! Sasayangin mo lang ang pagod mo. Kumain ka. Gamitin mo na lang yung bibig mo. Kumain ka. Kumain ka! Ay, mamatay ka sa gutom. Makakain mo siya na maayos. Ligasun ng ulo eh. Sinusubukan ko pero ayaw kumain eh. Di, huwag mong pakainin. Eh, sir. Mamatay ho to. May pakialam ka kay Helen kung mamamatay yan? Wala naman, sir. Iniisip ko lang na baka hindi umabot si Helen sa plano ninyo. Wala akong pakialam kung mamatay yan. Matutuloy pa rin ang plano ko. Oo, sir. Sige na, lumabas ka na. Baka ibitin pa kitang patiwari. Oo, sir. Suspect sa pagdakip kay Helen. At nakita ng mga bata natin si Lucas Caballero? Opo, sir. Ano po yung order natin, sir? Absuelto na ba si Lucas? Anong recommendation mo, Goryo? Sa pangyayarang ito, sir, si Caballero ang biktima. Kasi asawa niya ang dinakip. Pero may nakabinding kaso pa rin laban sa kanya. Yung pagpuga niya sa kulungan, yung pagtatago niya sa batas, at higit sa lahat, kung buhay si Miguel Suarez, wanted pa rin siya for frustrated homicide. Kailangan niya
harapin ang lahat ng ito sa korte. Oh, Jason, umang. Matala ako ng palagi. Mamimili ako ng ulam. Sige, ayos, amang. Ingat! Hello, Loryo? Hello, amang. Sir, may balita na ho ba sa asawa ko? Nakita niyo na po ba si Inay? Wala pa kami lead tungkol sa kinaroroonan niya. Nandito kami, Lucas, para arestuhin ka. Ito ang warrant of arrest mo. Bye! Ano? Tara na! Ako, sa lahat ng oras, ano yung patalago? Ano ba yan? Kung naniwala lang ako kay Lucas noon, na hindi niya pinatay si Miguel, hindi sana nangyari ito. Amang, hindi niyo rin naman po masasabi. Eh, sino ba naman po mag-aakalang mahahanap ni na Miguel si Kaloy? Huwag niyo sisihin sarili niyo, amang. Ginawa niyo ho ano yung nararapat nung panahon na yun. At isa pa, hindi niyo naman alam noon na anak niyo si Kuya Lucas. Amang, pinotektahan niyo si Kaloy sa abot ng makakaya niyo. Kaya huwag ho kayo mag-alala. Sana may nagawa pa ako. Bakit ho? Hindi mo ba napapatunayan na buhay si Miguel? Siya tumukot sa asawa ko! Wala ho akong pinatay! Nagkapatog-patog na kasama mo mula nung pumuga ka sa kulungan. Kung buhay nga si Miguel Suarez, tinakamo pa rin siyang patayin sa bukid nun. Sir, dinipensahan ko lang ho yung sarili ko. Pasensya na, Lucas. Men, pusasan na siya. Sir, huwag naman ganito, sir! Maawa naman kayo sa pamilya ko! Sir! Sir, maawa naman kayo sa anak ko! Wala siyang kasama eh! Ayun na! Sir, maawa naman kayo sa anak ko! Sandali na, sir! Ang sabi ko lang, wala naman. Ang nakakilig sa akin, huwag dito, Marqueza. Delikado sa'yo. Nangintindihan mo? Punta mo si Ma'am Cara. Tutulungan ko kanya. Opo, Day. Kaloy. Ayan, may lungo. Paano kayo na bumala sa akin? Ayan na. Balita ko eh, Troy nakakapagbigay ng ngiti sa mga poging tulad natin. Oo. Asma, binili kita ng isa. Kunin mo. Ah, papatak! Kunin mo na itong isa. Agad tayo ah. Okay. Salamat po. Kaloy! Kaloy! Ama! Ama! Kaloy, dito lang ako. Hindi kita papayanan mo. Lolo! Sa kanya. Pera. Pera-pera lang naman lahat ng ito eh. Dahil ayokong maging mahirap at mangmang. Katulad ninyo. Tama ba na makuha mo ang gusto mo kapalit ang buhay namin? Tama lang kay Lucas yun. Ano ba nagawa sa'yo na asawa ko? Bakit bagal-tagal ka kay Lucas kahit dati pa? Ano ba kasalanan niya sa'yo? Bakit ba hindi umangat-angat ang ranggo ko nun sa rancho? Ha? Dahil yun kay Lucas!
dahil sinira niya ako kay Sir Miguel. Lahat! Lahat ng gusto ko napunta sa hayop mong asawa. Kaya kailangan niya ng mabura sa mundo para ako naman ang umanga. Ganun kasimple yun, Helen. Ganun kasimple. Ibinaba na from murder to frustrated homicide yung kaso mo. Available na yun. Inaayos na nga ni Attorney Ahero yung mga papeles para makapagpiyansa ka eh. Malapit ka na makalabas. Si Lucas Caballero. Anak. Lucas, maiwan ko muna kayo. Asawa ko lahat ng paghihirap mo. Kung naging mabuti ka lang sana sa kanya, sa amin, baka natulungan ka pa namin. Walang tutulong sa akin kundi sarili ko lang. Nung gabing nakita niyo kami ni Sir Miguel, kumento sa akin ni Kaloy ang nangyari. Tinulungan ka ng anak ko, Badong. Kinuwento niya sa akin na hindi mo raw kami isusumbong kay Sir Miguel, na hindi mo raw ituturo kung nasan kami. Tama na yan. Nagtiwala sa'yo si Kaloy, Badong. Nagtiwala siya sa'yo, naniwala siya sa sinabi mo. Sinabi ng tama na yan eh! Bakit? Hindi mo matanggap? Hindi mo matanggap na niloko mo ang anak ko? Hindi mo matanggap ang kasalanan ginawa mo sa isang bata na nagpakita ng kabutihan sa'yo? May panahon pa para bawiin mo yung kasalanan na yun, Badong. Parang awa mo na maawa ka sa amin. Maawa ka sa'kin, maawa ka sa anak ko. Maraming salamat, Goryo. Anong sabi? Pinuntahan daw nung Police Maynila ang sinasabi ni Susie ang napunta ni Miguel Suarez. Pero wala sila doon eh. Ba't tinago po ni Miguel si Inis sa ibang lugar? Huwag kang mag-alala po. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maanap ang nanay mo. Salamat po, Lolo. Sa ngayon, doon ka muna sa akin tumira, ha? Po po, Lolo. Mas kailangan mo yan. Parang nakakakain ka rin ng masarap kahit nandiyan ka sa loob. Oh. Maraming salamat, ma'am. Hindi siguro dahil sa inyo. Nawala na ako ng pag-asa. Munang isipin niyo, I have the means to help. At kaibigan kita, Lucas. Darating na mga nag-aapoy na bato. At sa gabing yun, makakamit ko na rin ang hustisya para kay Gio. Kung gusto niyo mabuhay ang kabayo ni Kaloy, kailangan niyang talunan si Miguel. Hindi ko masiguro na pabayaan si Chok, pero wala akong magagawa. Ayoko madamay kayo. Alam ko, hindi ito magugustuhan ng tatay mo, pero kailangan kong gawin. Para batas na kami ni Kaloy, patatakasin kita dito. Nalalapit na ang mga apoy na bato. Tuloy lang! Ha? Anong magagawa ko? Wala naman akong kamay.